guys! Ang topic natin ngayon ay boiler water treatment. Sa mga hindi pa nag-like and subscribe my YouTube channel, please like and subscribe. And share our Facebook page, Chief Elrich. Thank you guys! God bless! Natin umpisahan ang ating topic sa mga nagpapa-shout out sa officers and crew ng Imbibris. Keep safe guys. God bless sa ating lahat. Sana kung saan man tayo panig na mundo ay palaging ligtas tayo at magkaroon ng magandang weather sa gitna ng dagat. So, ang topic natin na pag-uusapan ngayon ay boiler water treatment. So, gaano pagkakalaga ang pag-treat ng boiler water sa barko? No? So, most of the time na itong part na to ng maintenance sa barko ay ni-neglect lang natin pero importante pala ito. Bawa sa ibang kumpanya mas maganda, no? Sa ibang kumpanya meron silang mga pinapadala ng mga technician on board, no? Na surprise visit ba? So, pag halimbawa hindi nakaprepare si third engineer, no? Bulilyaso na, halimbawa nagpadala yung unitor. Nagpadala yung opisina ngayon, dumaan Singapore, paakyat, tapos minacheck yung tubig. No, maraming ganyan na nabubulilyaso, no? So dapat matest natin ang ating boiler water at saka cooling water. No? So may mga surprise visit pa yan din sa inyong ibang company. Napadala yung technician, tapos on board dito, kinicheck yung boiler water. No? Pag buti lang kung mabait yung technician, napakausapan ba ni Chief Engineer? No? Pwede, wag mo nang i-record yung ganito. No? Gawin na lang namin. So, pag hindi napakausapan, tapos i-record talaga sa opisina, so, burilyaso na. So, tapos yung pagbunot yun ng main engine, hindi yung mabunot yung exhaust valve. Galit na galit yung opisina kasi hindi kaya lang, hindi tayo nag-treat ng ating water. No? So, hindi naman masyadong mahaba na oras yun pag nag-quad ka. So, sa kada kumpanya, iba-iba rin yung company na nagsusupply ng chemicals, no? So, kung ano ang company na nagsusupply sa inyo, ganun lang yung mga test kit nyo. Halimbawa, pag-test ng alkalinity ng boiler, no? pH, so chloride, no? So, ano pang mga test dyan, no? Na quad. So, dapat, kung anong chemical na gamit nyo, yun din yung test kit na ginagamit nyo para accurate, no? So, pangalawa, so dapat ang tubig ay hindi masyadong mainit. Dapat nasa 20 degrees lang o 25 degrees, no? Kung ano lang, room temperature lang yung tubig mo, no? Kasi pag halimbawa, masyadong mainit, nag-usok-usok, no? Paglagay mo ng chemicals na reagent, mag-evaporate yun, hindi ka makakuha ng normal na reading mo sa content ng tubig mo kasi mainit, no? So, tapos, yun lang, no? Dapat sundin mo kung ano ang nasa manual ng diskit, no? Sundin mo kung ano, sundin mo lang naman yun kung anong mga instruction doon. So dito sa amin, ang gamit namin dito ay Unimarine. So sa ibang kumpanya, marami may ano rin, unitor, merong marikim, no? So ngayon araw na to, pag-uusapan natin kung paano i-treat ang boiler water at saka ano ang mga causes nito pag hindi natin na-treat sa boiler at sa ating cooling water. Now, so, ang unang didiscuss natin ay yung boiler water. So, ano ba ang mga mangyayari pag hindi natin na-treat ang boiler water? So, unang-unang problema, yung scale, no? Scale. Pangalawa, yung corrosion o yung kalawang. Pangatlo, yung carryover o yung mag-fuming siya. Pangapat, yung sludge deposit sa boiler, no? Pag hindi natin na-treat yung tubig. So, sa cooling water naman, of course, yung kalawang na mag-accumulate sa ating cooling system. Sa ating main engine, sa ating generator. So, umpisahan natin sa boiler water. Sa scaling, no? So, ano ba ang scaling, no? Yung scaling, ito yung scale na dumidikit sa mga tubo na tumitigas doon. Bawa, itong tubo, tumigas doon sa walls ng tubo. Itong mga minerals. So, anong mga minerals ito? Ito yung mga magnesium at saka calcium na present sa ating
tubig, no? So, ano ba dapat ang tubig na gagamitin natin? No? Para sa ating boiler. So, dapat iwasan natin gumamit ng hard water o yung tubig na nanggagaling sa puerto, yung sinusupply sa atin. Dapat hindi natin isupply yun sa boiler. Dapat gumamit tayo ng soft water o yung natawag natin na distilled water galing sa ating fresh water generator kasi walang presence of minerals yun, no? So, yung mga tubig na nakukuha natin sa puerto na hard water, yun ay may mga minerals, no? So, yung mga minerals na yun, yun yung mag-create ng scale sa ating mga tubo, no? So, dapat iwasan natin gumamit ng mga hard water na sinusupply sa atin sa puerto kasi yun ay minsan galing sa ilalim ng lupa, merong mga minerals yun like magnesium and calcium na yun ay mag-create ng scale sa ating mga tubes. Unlike sa ating fresh water generator na pinaproduce, yun ang tawag doon na isang water, walang minerals yun, no? So, maiiwasan natin ang pag-create ng scale sa tubes ng mga boiler, no? So, yan yung unang preventive na gagawin natin, no? So, halimbawa, meron ng scales yung tubes natin. So, anong gagawin natin? So, meron tayong mga chemicals na in-order sa ating mga company provider, no? So, kung anong mga company ng chemicals yung mukha nyo, so, pwede kayong mag-order. Halimbawa, hardness control, no? So, yung hardness control, tingnan nyo na lang sa booklet ng inyong ano, ng company na nagsusupply sa inyo ng chemicals, kung ano ang ratio noon. So, ilalagay nyo sa inyong kung wala kayong dosing pump, so doon nyo ilagay sa cascade tank, yung malapit sa suction ng bomba. Kung wala kayong mga dosing pump sa inyong boiler o sa feed water pump, no? So doon nyo ilagay sa cascade tank, no? O sa hot wheel, no? Doon nyo ilagay yung hardness control para itong mga scale na to na nakadikit sa tubo ay unti-unti niyang palalambutin. So, pag lumambot na yung scale na yon, so malalaglag yon. Pag nalaglag yun sa baba, sa bottom, so sundan nyo ng blowdown, no? So, halimbawa, naglagay ka ngayon, after 3 to 5 days, sundan nyo ng blowdown para yung mga scale na yon na lumambot, saka nalaglag sa, nagsettle sa ilalim, ay madadala sa blowdown, bottom blowdown, o yung sa ilalim na blowdown, no? So ano ang mga factor na nagpapapikto sa ng scale sa ating boiler, what sa ating boiler, no? So halimbawa, may scale na ang tubo, hindi ba yung wall niya may scale na yan, may tumigas na scale diyan, so yung heating capacity, yung heat transfer ay mababawasan, no? So magtataka ka ngayon bakit matagal tumaas yung steam ng boiler. Kasi yung mga tubes na yon meron ng scale sa loob, no? So imbes na madali nang mapahinit, mapainit yung tubig doon, yung boiler water, matagal na kasi yung scale na yon nakadikit na sa wall ng tubes, no? Babagal yung pagtaas ng ating boiler pressure, no? So dapat walang scale yung tubes na yon para ang pagtaas ng ating boiler pressure ay mabilis. Huwag ka na magtaka kung halimbawa di ka nag-treat ng boiler water, nagkaroon ng scales doon, so yung boiler mo matagal tumaas ang pressure, no? Pangalawa na pag-uusapan natin ay yung corrosion. So number one yung scale yung napag-usapan natin. Number two yung corrosion, no? Ano ba ang corrosion, no? Ang corrosion ay yung kalawang, no? So ano ba ito? Ano ba ang panito, epekto nito sa ating boiler tubes, no? So, halimbawa, may kalawang ang boiler tubes, hindi tayo nag-treat, no? Na ating boiler water. So, magkakaroon ng beating yun, o yung mga butas-butas ng sa una, beating, no? Kunti pa lang. So, sa katagalan, mabubutas ang tubo. So, pag nabutas na ang tubo, wala na, rupture na, no? So, butas ang tubo. So, malaking trabaho, no? So, ano ba ang mga nagpupos ng corrosion sa ating boiler water tubes, no? So, ang mga nagpupos ng corrosion ay una-una yung mineral acid, no? Corrosion. Ano ba yung mineral acid corrosion?
ito yung mga yung galing sa seawater, no? Halimbawa, mataas yung chloride ng tubig mo, so merong acid. So acidic yung tubig mo, hindi ka na-treat. So mabilis ang pagdami ng kalawang sa tubo, no? Saan pa galing itong mga seawater? Halimbawa, may leaking yung condenser mo. So sumama sa boiler water mo. So pag inilagay na ng boiler water pump doon sa boiler, no? Magkakaroon ng corrosion ang tubo dahil acidic ang tubig mo. So, pangalawa, yung low pH, no? So, hydrogen ion mo, masyadong mataas, no? Ano ba ang dapat i-maintain na pH ng tubig, no? Pag 7, di ba, neutral? Below 7 is acidic. So, 7 above to 14 is alkalinity, no? So, dapat i-maintain natin yung pH ng ating tubig. So, ang recommended, halimbawa dito sa amin, ang recommended na pH dito ay 10 to 12, no? Nag-unimarin. So, dapat maintain mo yung pH ng tubig doon. So, paano ba i-maintain yung pH? Halimbawa, yung tubig mo ay mataas yung hydrogen ion o acidic. So, dapat maglagay ka ng acid control. Halimbawa, acidic yung tubig mo, maglagay ka ng condensate control para tumaas yung pH ng tubig, no? So, para ma-maintain mo yung pH ng tubig mo between 10 to 12 pH, no? So, ang acid kasi, mabilis yan magpagawa ng corrosion, no? Pinapabilis niya yung pagbutas ng tubo, yung acidic ang tubig, no? So, dapat ang tubig ay ma-maintain natin sa alkalinity, no? Or mataas yung hydroxide ion ng tubig, no? So yung halimbawa mataas yung chloride content ng tubig, so paano mo makokontrol na mapababa yung chloride content nito? So dapat halimbawa may leak yung condenser, i-repair niyo yung condenser kung may leak man na si water, tapos mag-repair na. Do down, no? Araw-araw, mag-do down ka. 15 seconds, 15 to 20 seconds. Habaan mo yung do down mo. Do down, do down, do down. Tapos, dagdag ng chemical, condensate, no? Or alkalinity control, no? Kung wala kang condensate, pwede alkalinity control para tumaas yung alkaline ng tubig mo, no? So, kung wala kayong dosage sa pump para sa chemical, wala kayong dosage na, so, pwede sa hot well or sa cascade ilagay, no? So, doon mo ilagay mismo sa section na malapit sa feed water pump, no? So, pangatlo na mag-create ng corrosion ay yung oxygen, no? Dapat yung oxygen ay makontrol natin na dumami doon sa boiler water. So, kailangan ma-inhibit natin yon. So, dapat ang cascade or yung hot well natin ay ma-maintain natin yung temperature ng hot well sa between 70 to 90 degrees, no? Kasi pag mababa yan, mataas yung level ng oxygen. Halimbawa, sa 25 degrees centigrade, ang level ng oxygen yan ay 7 ml. So, samantala naman pag sa 70 to 90, yung temperature ng hot well ay nasa 2 ml lang yung oxygen noon. So, mababa, no? So, halimbawa, mataas na yung oxygen doon, so pwede ka mag control ng oxygen. So, lagyan mo ng oxygen control na chemicals. Yun naman yung pang remedy niyan, oxygen control. So, meron yan yung mga kumpanya natin, merong oxygen control sila na pinapalagay sa atin para bumaba yung oxygen level ng ating boiler water. Pangatlo, yung topic na problema natin sa boiler water, pati hindi na-treat, ay yung carryover or yung fuming, yung ito yung mga bubbles sa itaas na at sa mga solid particles, no? Na halimbawa pag napabayaan ay sasama sa stem, pupunta sa linyada ng ating mga pad, linyada ng ating mga tubo, so doon yun magbabara, tapos pupunta sa condenser. Halimbawa may fuel yung na sumama doon sa boiler, no? Nakalutang, so sasama doon sa condenser. So yung condenser mo doon yun babara, magtataka ka na lang na yung kasi mo ay umuusok, no? So yung
yung condenser mo hindi na ganoon ka-effective sa cooling kasi yung mga carryover na yon ay doon na kwan sa wall niya, doon na nag-cover sa coolings ng iyong condenser. Hindi na maganda ang cooling effect ng condenser, no? So, sa mga valves, doon yung titigas, no? Doon titigas sa mga valve set ng mga valves. So, pag sarado mo ng valve, doon hindi na masarado, leaking na siya. No? Doon siya tumigas sa mga kwan ng valvula, no? So, halimbawa, kung mataas ako, kung maraming ng dumi yung boiler mo, halimbawa sa ilalim, maraming slugs. So, ang gagawin mo ay bottom, low down. So, low down ka lang ng low down. Tapos, surface, low down. Kasi sa taas naman, ang tawag doon, surface, low down, no? Sa ilalim, bottom, low down. Para matanggal yung mga nakalutang doon sa taas, matapon natin sa dagat. No? Pag na-atsi, mag-low down tayo. So, halimbawa, nagkaroon ng maraming nagkaliting yung fuel tank nyo. Sumama ang ano yun, ang fuel doon sa boiler. So, anong gagawin mo? So, meron ding chemicals para dyan. Yung boiler coagulant, no? Yung coagulant na yun, gagawin niya, yung fuel na yun, ay gagawin niyang parang solid na malambot. Tapos, ipigat yun, babagsak sa ilalim, no? So, pag bumagsak yun sa ilalim, sundan mo ng blow down, no? Yung na yun. Para nga hindi mag-stuck din doon sa yung mga sa bottom ng boiler tubes. Kasi minsan, pag marami ng stuck doon sa bottom part ng tubes, doon yung mag-stuck yung mga panayon, yung mga minerals na yun. So, dahan-dahan yun, mag-create ng corrosion doon, tapos bumutasin niyo yung tubo doon sa ilalim. No? So, dapat sundan mo ng bottom, low down. No? So, nandiyan naman yung mga yung libro ng ating chemicals. Pwede kang tumingin doon kung ano yung mga dosage sa mga chemicals na nasabi ko. Kung halimbawa, 100 ml na ganito na chemicals sa 1,000 of liters ng tubig. No? So, yun yung sundan mo. So, ang last na po natin ay sa ating cooling water system. No? Yan ay napaka-importante rin na dapat ma-maintain natin yung level ng nitrite sa tubig. No? So, huwag ka nang magtaka kung hindi ka nag-treat ng cooling water. Pag-hunot mo ng exhaust valve, hindi mo na mag-hunot ngayon. No? Ibig sabihin nun, hindi ka nang lalagay ng chemicals sa tubig. Hindi ka nang lalagay ng corrosion inhibitor. No? So, itong mga corrosion inhibitor, halimbawa sa unito, mayroon silang Rocor NB. Sa amin naman dito sa Unimarin, meron kaming NCLT, no? Na nililalagay. Dapat na-maintain mo yun sa level na kuan ng manufacturer, no? Dapat, pag sinabi niya yung level ng nitrate ng tubig mo ay nasa 1,200 to 1,600, so dapat ma-maintain mo yun, no? Kasi yun ay mga corrosion inhibitor, no? Pinatatanggal niya yung na-create ng kalawang sa tubig. So, dapat, no, ma-maintain natin yung importante talaga yun, no? So, mga tabi-tino po, palagi ko silang depression, no, na dapat yung sa cooling water ng tubig ay ma-maintain natin yung level ng nitrite, no? Kasi yun ay mga corrosion inhibitor, no, na pipigilan nila na mag-create ng corrosion doon sa ating mga engine. Kasi pag nagkaroon na ng corrosion yun, halimbawa, sa exhaust valve, pag binunod mo yung exhaust valve mo, napakatigas na, no? Maraming instances na gano'n, no? Napapabayaan yung cooling water, hindi na titreat. So, nagkakaroon ng problema sa pagpunod ng mga parts ng ating engine, no? Dapat, natitreat natin, no? So, halimbawa, meron niyang unitor, maritim, may unimarin, so, kung ano pang mga kumpanya, so depende sa kumpanya niyo kung anong kumpanya ang nagsusupply sa inyo ng chemicals, no? So ngayon, i-feature ko sa inyo kung paano mag test ng Unimarin, no? So I hope na makakuha kayo ng idea sa video na to at magkaroon kayo ng mga idea. Kakandak tayo ng boiler water chemical test, no? Today is Sunday, so 10 o'clock, bumaba si Third.
no? Para mag-test. So, ito ay siguro mga 1 hour tapos na to. At least bumaba siya sa Sunday para testingin yung tubig, no? Normally, Sunday naman pahinga. Pero, siyempre, si Third. So, ang schedule niya, every Sunday siya nagkumukuha ng ano, ng chemical test. So, yan. Ano yung Third? Chloride. So, ang ating ano, Third, ano, di ba? Ay chlorine. Ang ating company is Unimarine. Yan, no? Unimarine. Yan, no? So, dito, sa test kit, yan yung test kit, chloride, para sa, ano yan, boiler water, no? Boiler water. Boiler water, so, yan, may procedure naman yan, no? Anong gagamitin mo ngayon dito? Chloride, no? Dito. Dito, 1 times 10. No, isang tabletas, times 10, no? So, dito tayo, 100 ml na tubig, 1 times 10, no? So, yan. Yan, isa. Nilagyan ni Third ng isa. Yan, yan. So, hanggang mag? Brown. Mag? Brown Third, no? Hanggang mag brown, no? Yan, no? So, mula dito sa yellow, hanggang mag brown siya. So, isa pa lang na binalagay ni Third. Third engineer, taga Pangasinan. Dito siya nagtitest, no? Sa control room. Para malamig ba? No? Yan. So, sa mga baguhan, no? Huwag nating pabayaan ang tubig na hindi natin itetest kasi yan ay pinaka-importante na matest natin ang tubig ng boiler at saka yung cooling water natin, no? So, yan, no? Medyo nag-gray na siya. No? O, naka-15 na tablet si Third 150. Medyo mataas yung chloride content niya. So, as per recommendation ng yun ni Maren, pag 100, above 100, ay increase ang blow down. Diba, Third? So, yan, no? So, tapos na tayo sa chlorine. So, susunod na ano natin ay yung alkalinity, no? So, dapat pag nag-test kayo yung tubig ay ano, Third, malamig, no? Malalamigin para nga yung chemicals ay hindi mag-evaporate pag mainit, no? Tapos, makakuha ka ng magandang result pag malamig kasi yung tubig ay molecules niya nagko-compress kaysa na mainit, naghihiwa-hiwalay. Mga 20, okay naman. 20 na. Yun na, no? So, sundan mo lang yung kung dito, yung instruction, yan. May instruction naman, di ka na maliligaw niyan. Yan, no? Sa mga baguhan, no? So, pag nag-request nito, ng test kit, no? Halimbawa, pwede ka mag-request ng chloride lang. Chloride tablet lang, no? So, no need na mag-request ka ng buong set na ganito kasi mahal to, no? Nasa $300 to $400 yung isang set nito. So, pag chloride tablet lang yung re-request mo, eh, mura lang, no? So, kahit anong company yung ginagamit nyo, pwede yun, no? So, yun yung mag-test ng chloride test. So, yan, kukuha tayo ng PR kalinite, no? So, yun, may, 100 ml rin na tubig. Tapos, balagyan ng tube ng, ano? Nang tablets? Isa. Alkalinity. Ayan. Magiging kami sa. Magiging blue. Ayan. Magiging blue yan, no? So, i-repeat mo lang hanggang mag? Hanggang mag-yellow. Mag-yellow, no? No? So, pag lagay mo yan, mag-blue, i-repeat mo lang hanggang mag-yellow. So, alkalinity tablet times 40, no? Kung ilang tablets nilagay mo, minus 20. No? Yun yung result. Ayan. Yan. Ano ni Third? Kailangan adurugin mo ng maigi para matunaw siya. No? So, halimbawa, mababa ang alkalinity mo, anong ilalagay natin na chemicals? Juan? No? Condensate? Alkalinity control. No? Mababa siya, maglagdag ka ng chemicals, alkalinity control na chemicals, no? Pwede rin condensate, tataas din yun, eh. Condensate. No? Condensate. Tapos,
Kung mabasadong mataas naman yung dosage ng chemical mo, so mag blow down ka para bumaba, no? I-blow down mo siya. Dito na naman tayo sa nitrite test ng cooling water, no? So napaka-importante ng nitrite, no? Kung presence yung chemical. So pag walang chemical yung cooling water natin, lalo-lalo na sa main engine, so huwag ka na magtaka na pagbunot mo ng exhaust valve, hindi mo mabunot-bunot, matigas. Kasi kinalawang na yung yung valve seat, no? Hindi lang sa valve seat, sa mga cylinder jacket, no? Kakalawangin yun pag walang nitrite, no? Kung kailangan, dapat ma-maintain natin yung chemical na nilalagay natin sa ating cooling water. No? Anong chemical na nilalagay natin dito? Third? Yung NCLT. NCLT, no? Yung product ng Unimarine is NCLT, no? So, dito tayo ngayon magtitest. So, dito kami sa may, ano tayo? Number 1. 20 ml sample water at saka 30 ml na distilled water, no? So, dito tayo. So, yan. Pipilapan mo ng sample water na 20 ml. Tapos, lagyan mo ng 30 ml na distilled water. Saka ka maglagay ng number 1 na nitrite tablets. So, saan yung number 1? Dalawa kagad. So, dalawa. No? Dalawang nitrite tablet. Magiging puti yan. Puti. Yan. Lagyan mo ng dalawa. Magiging puti yan. So, yan. Haluin. Yan. Yung isang tablet ng nitrite to third times ano yon? Times 70, no? So dito tayo sa number 1. So yan mamaya yung number 2 na times 70. No? Yan. Pagkatapos mo nang lagay ng number 1 na tablet yan, i-shake mo daw. Yan. Tapos dito sa number 2. Maglagay ka ng number 2 na tablet. Yan. Hanggang sa mag okay. Anong kulay magpink pag nag pag nagpink na siya, yun na yung chemical niya, no? Yan. Number 1 tablets pa lang yan, ha, nilalagay ni third. Yun. So hindi na kayo maliligaw nito kasi may instruction naman, eh. Basahin mo lang at saka intindihin yung instructions, no? Saka i-record sa inyong form ng inyong company. Company form ng company nyo sa month end or weekly kayo nagpapadala sa opisina nyo. Ito na yung number 2. Yan na yung number 2. Yan. Inulog na ni third. So, hanggang sa magkulay pink. Pink. No? Sa magkulay pink. So, isang tablet ng number 2 na nitrite tablet times 70. Nitrite tablet number 2 times 70. So, yung, hanggang sa magpink. Kung magpink na siya, yun na yung chemical mo. So, ito yung sa cooling water ng ng Unimarine, no? Dapat yung nitrite mo ay nasa 1.2 hanggang 1.6. Yung limit nila, yan. Tapos yung chlorine limit nila hanggang 300 lang. O 300, mataas na yan sa cooling water. Dapat mga 80 lang, okay na yan. No? So yan. Itong formula, no? So taka pH nila hanggang 10.5. 8 to 10.5 yung pH. Yan. Tuloy, kumakabay din ako. So mataas yung nitrate natin, no? Medyo reduce ka ng chemicals. So yun lang, no, guys. Pag nag test ka, sundan nyo lang yung instruction, madali lang naman. Ayan. So ito yung blue down valve, no. Ayan. Dito sa papuntang overboard, no. So ito papuntang overboard na to, no.
Ayan. Ito, bark engine ng barko. Ayan. So, bubuksan mo yan pag na-slow down ka. Ayan, ayan, dalawa na yan. Ayan. So, tapos, buksan mo yung slow down valve doon sa itaas ng boiler, no? Sa bottom at sa surface. So, ito yung bottom slow down valve, no? Boiler. Yung boiler. O, yan. So, pag nabuksan na yung overboard valve doon, buksan mo to, saka buksan mo to. So, depende sa'yo kung gaano katagal, kung ilang seconds gusto mo mag slow down, no? Ito naman yung surface blowdown, no? Dito rin sa baba. Yung iba, nandun sa itaas yung surface blowdown valve, no? Yan. So dito, ito sa amin, dito sa baba, meron siyang linya lang na may tubo yan na papasok pataas. Papunta sa itaas, no? Pero dito pa rin siya sa baba, ang design niya. So yung iba, nandun talaga sa itaas yung valvula ng surface, no? So sa amin, dito siya bandang baba. Yun yung design niya. Dito naman, ito yung sample cup. No? Yan. Pag kumuha ka ng boiler water sample, dyan dyan kukuha. Yan. No? Yan. Dito, no? Yan. So, yan. No? Sa main engine naman, pwede kang kumuha doon sa main engine, sa jacket outlet ng main engine, pwede kang kumuha doon. Yan lang guys, no? So, sa mga natin, I hope na itong video na to ay nakatulong sa inyo. So, sa pagkagustuhan nyo ang video, please share sa ating Facebook page, no? So, sa para sa full video naman, please click the link below. No? So, sa mga hindi pa nag-subscribe and like, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys sa mga support nyo, sa mga nakapanood ng ating mga video at nasi-share, no? Sa inyong lahat, salamat sa support. Keep safe guys. God bless sa ating lahat. Thank you. Bye-bye.